Okay, so we are live. So time check is 1 o'clock a.m. at the midnight. So ano po ba ang meron ngayong madaling araw pa dahil na sorry, nag-live tayo. Then also consider as the dapat hindi i-record natin. Pero linive na po natin para at least mas maganda po yung discussion at ating maihatid po kung ano po yung kailangan ninyong malaman sa ating bagong memorandum or linabas ng ating Bureau of Internal Revenue or BIR regarding sa official receipt or yung expiration. So bago tayo magsimula, ay magkaroon tayo ng quick introduction ng ating topic today. So sa mga hindi pa po subscriber ng ating channel or YouTube channel, please subscribe. Click niyo lang yung play po lang button diyan sa baba. And also, don't forget to click the notification bell para at least at updated tayo or nanonotify kayo regarding sa ating live stream. Especially bukas, meron po tayong live stream na gaganapin ang ating pag-verify ng inyong mga tax identification number kung kayo po ay nagpa-assist through online para at least ma-verify po natin yan kung kayo po ay na-register through BIR system or makakuha kayo ng isang jackpot na hindi po naka-record or take it. Alright. So, ang starting today, today, ang topic po natin is about the official receipts Okay, bakit nandito natin? Umpisahan natin sa umpisa. Eh bakit ito ang na-share natin? Hindi dapat ito ang ma-share natin. Okay, yun pala. Sorry. Okay, so ito po ang ating ang slides regarding sa ating removal of 5 years validity period on receipts or invoices. Under Revenue Regulation Number 6-2022. Ano po ba ang sinasabi po dito sa ating removal ng 5 years validity period on 5 on receipts? So, simulan po natin sa Section 1, background ng ang memorandum na ito o ruling na Revenue Regulation. In year 2012, Revenue Regulation Number 8-2012 regulated the printing of all invoices and receipts by setting a years of something. 5 years, sorry for mistype. Validity period on authority to print. Some taxpayer clamored that they incurred additional costs in printing new set of manual receipt or invoices once a 5 years validity or already lapsed. So ibig sabihin dito, marami nagre-reklamo na bakit mayroon pang mga expiration yung ating mga receipts sa pinapagawa po sa printed. Kasi meron pong ibang mga business na hindi naman po ganun karamihan, kalimitan o karamihan na ginagamit po. Especially po doon sa mga freelancer or something work from home na nagpa-register po sila ng kanila mga business or something na work from home as a professional or freelancer nga po na hindi naman po nila nagagamit yung official receipts dahil nga po hindi naman po hinihingi ng ibang bansa or foreigner na employer po nila yung resibo at ayun po inatetenga dahil after 5 years kung sakaling maglapsa po yung 5 years magkakaroon po kasi ng penalty kapag once hindi nyo po na-renew or something na update yung ating mga resibo. So medyo malaki-laki pa yung penalty nito, 5,000 to 20,000. So, kaya buti na lang at good news, meron po silang linabas ng ganitong memo at hindi na po natin kailangan magpa-reprint ng mga resibo natin dahil kung tayo po ay nagwo-work from home at may mga resibong po ganito, lifetime na po yun unless mawid po yung ating mga receipt registration or COR sa BIR. Then ito pa yung sinasabi, the said 5 years validity was extended to the system generated receipt invoices of mga
POS na tinatawag. Ito yung mga tape receipt na nakikita po natin. Okay? Then continue po natin yan. Hindi na po natin babasahin yan. Okay? In line with Republic Act number 11032, otherwise known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, the Bureau is continuously revisiting its policies and business process to improve, streamline, and reduce financial burden on the part of its client. Ito yung tayo ay taxpayer. Okay. So maganda po ito, ha? Maganda ang memorandum na ito. Section 2 scope. Ano po ba yung scope ng memorandum na ito? Sorry. Pursuant to the provision of Section 244 of National Internal Revenue Code, NRC, okay, 99, as amended, the regulation shall cover the taxpayer who will be applied for the following. Ito yung ATP official receipts, sales invoices, other commercial invoices based on the Revenue 12-2-2013. So ito kung sakali man kayo andi dito po at nakapag-register kayo ng inyong official receipts. Then, registration of computerized or CE accounting system or CES component of CES based on the revenue. Then, okay. Hanapin nyo po yung circular na yan para mabasa nyo po. Then, PTU or CRMS and POS based on, okay, mga ruling, ha? 11-2004 and RMO number 10-2005. Okay, section 3 and policies and guidelines po. Ano po ba ang sinasabi dito? The 5 years validity period of the PTU and or system generated receipts invoices based on the above mentioned revenue issue one is hereby removed. Okay, hence all PTUs to be issued shall be valid unless revoked by the Bureau Internal Revenue on ground which shall be included but not limited to the following. So ito yung maganda, tinanggal na po yung 5 years 5 years expiration ng official receipt. Ito yung makikita nyo po sa ilalim. Ito po yun. Example po tayo. Ito po yung aking resibo. Yan po. Ito po yung resibo. Yan. Yan. Ito po, meron po nakalagay dito na this document is not claimed to, that's not claimed or something na yung validity nito, mawawala na po yan. So, okay na pong gamitin yung resibo unless revoked. Ito nga po yung sinasabi ng BIR na meron pong tampering of sales data, integrity ng data, and software specification feature. So iwasan po natin yung mag-tamper ng mga sales natin, ha? Kapag once kunyari na issue na yon, hindi mo na kailangan burahin yun. Ayun na po yung na-issue ninyo or else kunin nyo yung puti at i-attach nyo po yung kulay puti doon sa booklet para makancel po yun. Then letter B, any major repair, upgrade, integration, or modification of creation without prior notification approval by the BIR office concerning included the items. Ito po yung mga change in functionality sa system o yung industries ng services ninyo, particularly enhancements that will have a direct effect on financial aspect of the system that includes modified computation and other financial related issues were considered. So yun yung mga numbers. Dapat kapag wasya na issue nyo na, kunyari 100 pesos, hindi nyo pwedeng baguhin yan. Number 2, addition or removal of modules or submodules within the system that will have direct impact of the financial aspect of the system or on a POS though. Number 3, change in system, software, version or release number that will have enhancements on financial aspect of the system. And all other enhancement that will be deemed as my major system enhancement based on the recommendation of technical evaluators of the BIR, so more on official receipts pa rin daw. Okay. Any violation of policies, procedure of registration under RMO number 10-2005. And, okay. So, medyo hindi na natin masyadong ito. Okay, next, button tayo. The phrase, this invoice shall be valid for 5 years. Yung kanina ko pong pinakita sa resibo na mayroon pong validity for 5 years and also yung date of expiration shall be mawawala na po yon, hindi na po siya papansinin. Kumbaga, valid na po siyang pwede niyo pong ma-claim as input but kung kayo po ay batable registered, pwede niyo pong ma-claim or pambawas po sa output but. Okay, next button tayo. Authority to print principal and supplementary receipts invoices inclusive of its
serial number and its user shall also have the expiration. Thus, a phrase thus, this invoice receipt shall be valid for 5 years from the date of the ATP and the phrase valid until on the manual. Ito po yung nakalagay sa resibo. So, disregard na po yan kasi linabas na po yung memorandum or revenue regulation na to na wala na pong expiration, no? Resibo. Yun ang kagandahan. So, congratulations sa atin. Clap, 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 clap. Section 4, transitory provision. Ito pong ano, slide na to ay base po sa revenue regulation. Linagay lang po natin sa PowerPoint para mas madali pong mabasa. Okay, for manual, receipts, invoices, with authority to print, the validity date, and the price as mentioned under Section 3 of this regulation printed on the unused manual principal and supplementary shall be disregarded and the same way still be used on fully exhausted. Parang katulad po sa manual books po ito na hanggang maubos po yung page. Then after that one, pwede na po magpagawa ulit. Ipakita lang po yung pinaka last booklet po. Okay? Next is for receipts invoices generated from computer accounting system. All system generated receipts invoices that were issued with affirmation phrases previously required under RR Number 10-2015 as amended by RR16-2018, RMO, Revenue Memorandum Orders 9-2021, and Revenue Memorandum Circular 107-2019. Based on the previously approved system software with corresponding PDU, EC shall be disregarded. However, said system software generating such receipt invoices must be reconfigured to meet the safe phrases. So, kailangan lang, kapag kayo po ay system generated receipts, kailangan reconfigured po yung system ninyo para maiwasan po yung ma-omit po yung mga sinasabi pong phrases. Okay, next button. For receipts, invoices generated from CRMS and POS machine with PDU, ito naman po sinasabi po dito na lahat po ng system generated receipt invoices that were issued with the affirmation phrases previously required sa 10 RR 10-2015 as amended by RR 16-2018 and RMC number 107-2019 based on the previously approved CRMS and POS machine with corresponding PDU shall be disregarded. However, the said software system generating such receipt and also kailangan pa rin reconfigured din po katulad po sa CES. Okay. So, hanggang doon na lang po yung ating ano, yung discussion regarding sa 5 years revocation ano, revocable or something na revoke na po yung 5 years expiration ng ating mga official receipts. So, congratulations sa atin lahat, sa lahat may mga natitira po. And also sa mga freelancer and mga konti po ang kanilang mga transaction, especially sa mga online selling to. Siguro kung yung mga online selling, minsan mga foreign ang mga ibang bansa po yan. Pero sa something, pwede nyo pong i-issue po yan. Tulatan po na sa natin. Okay. So sa mga hindi pa po nakaka-follow po sa aking mga social media, yung aking FB page, yan po, nakalagay po. Then Twitter, and TikTok, then Instagram. Yan po. I-screenshot nyo na, follow nyo po yan. Then also, kung may mga katanungan po kayo regarding sa BIR, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, etc. Pwede kayo mag-comment sa akin at sasagutin po natin. So, hanggang dito na lang po yung ating ano. hindi siya gumalaw. Bakit hindi gumalaw ang ating validity? Ayun lang. Yun lang. Nagdi-discuss tayo. Ulitin natin ha. Ano natin? Tawag dito. Ano lang natin yung ano? Yung medyo ano? Medyo nagkamali tayo. Sige. Ulitin natin yun. Sorry guys. Yan. So, 5 years. Yan ang first page. Ano yung mga binabasa ko po kanina? So, sorry guys, hindi natin na ano, hindi ko napansin na hindi pala naka-slide show yung ano.
Yeah, overview na lang po 'yan, yung mga ano, yung mga ginagawa po natin. Okay. All right. So that's it. So pasensya na po. Pwede po natin ulitin ito or something, magre-record na lang din po ako ng short summary video regarding sa official receipts or yung revocation ng 5 years of official receipts. All right. So that's it. Maraming salamat sa inyong lahat. So this is it. This is your host Paolo Garces. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat.